Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita'y nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Kades. Doon, namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin pati ang aming mga hayop, bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito, na wala kahit isang butil na pagkain, ni walang igos, ubas o granada, wala man lang tubig?" Nagpunta si Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kaniningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan." Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kabanang tipan. Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito?" Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan, pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron, wika niya, "Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala, na ipakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon." Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napatay si Miriam sa Kadesh, kung saan tumigil ang mga tao sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Doon sila nagsimula ng magreklamo laban kay Moises at kay Aaron. Gusto na naman nilang bumalik sa Ehipto kasi wala na silang tubig. Nangarap naman sila ng Egypt, kung saan mayroon silang natitikman na mga ubas, mga igos, at iba pang mga pagkain. Dito sa disyerto, sabi nila, mamamatay sila at ang mga hayop nila sa uhaw. Pumunta sina Moises at Aaron sa toldang tipanan, at doon nagpatira pa sa harap ng Diyos na nagsusumamo. Sabi ng Diyos kay Moises na dalhin ang kanyang baston at ipunin ang mga tao. Utusan niya ang bato na maglebas ng tubig. Nung nandun na ang mga tao, sumiklab ang galit ni Moises sa kanila dahil sa kanilang paghihimagsik.
Sabi niya na magbibigay ang Diyos ng tubig sa kanila mula sa bato. Pinalo niya ng 2 beses ang bato ng kanyang baston at bumulwak ang tubig mula sa bato. Pero si Moises mismo ay pinagalitan ng Diyos. Nawalan din siya ng pag-asa at nagpadala sa kanyang galit. Hindi niya ipinakita ang kabanalan ng Diyos sa harap ng mga tao. Nagpadala siya sa galit. Nagkulang din siya ng tiwala sa salita ng Diyos. Dahil dito, hindi rin siya makapapasok sa lupaing ipinangako sa kanila. Ang lugar na yon ay tinawag na Meriba, nang ibig sabihin ay lugar ng paghihimagsik. Kawawa naman si Moises. Siya ang naglabas sa mga tao sa Egypt sa pamamagitan ng mga himala. Siya ang nagbigay sa kanila ng mga batas ng Diyos mula sa bundok ng Sinai. Siya ang gumabay sa mga tao sa disyerto sa loob ng 40 taon. At siya mismo ay hindi makapapasok sa lupaing ipinangako sa kanila. Ano ba ang pagkakasala ni Moises? Maliwanag na sinabi sa Bible na hindi niya ipinakita ang kabanalan ng Diyos sa mga tao. Bakit? Ano ba ang kanyang ginawa? Sabi ng Diyos na utusan niya ang bato na maglabas ng tubig. Sa harip na utusan lang, pinalo niya na 2 beses ang bato. Maring ito ay tanda ng kanyang galit o ng kanyang kawalan ng tiwala o ng kanyang pagmamadali. Hindi pinakita ni Moises that God was in control. Si Moises mismo ay nawalan ng control sa sarili niya. Mahalaga na ipakita ng leader ng bayan ng Diyos sa kanyang pag-uugali ang Diyos na kanyang ipinapahayag. Huwag dapat siyang mainip sa Diyos o mawala ng tiwala. Kung ang leader mismo ay mawala ng tiwala, paano pa mapapalakas ang bayang kanyang pinamumunuan? Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.